Okay, kamusta? Kamusta? Anong balita sa inyo? Nandito na naman ang inyo. Medyo cute at medyo tumatanda na rin. Ano na mga fine lines? Tumatanda na rin Lolo na si Lolo Ray. At naisip ko gumawa ng video regarding sa isang question sa akin ng kaibigan ko. So ako, meron akong mga ideas. So, isi-share ko na lang sa YouTube channel. Anyway, ang tanong kasi sa akin ng kaibigan ko, sabi niya nga sana mapag-usapan niyo sa broadcast niyo. Pero, syempre, sa radio station kasi, pag may kasama kang DJ, wala naman fixed na topic. Syempre ako, pinakikisama ako na lang kung anong gusto nila. So, hindi ko laging maisisingit itong topic na ito. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng advice sa ano yung mga signs na magsasabi sa iyo o ipapahiwatig sa iyo na yung iyong karelasyon ay hindi yung tamang tao para sa iyo. Ayun, so ako medyo nahirapan ako rin sa ano na yun, sa tanong na yun kasi iba-iba eh. And signs can be misleading. Ako naniniwala ako. Pangalawa, nahihirapan ako kasi may mga kilala ako na babayera yung kanilang jowa pero tanggap nila. I mean, nanatili dun sa taong yun, sa lalaking yun, sa babae yun, kahit niloloko sila. In a way, tanggap nyo yung sitwasyon, parang ganun. So, mahirap eh. Pero ako kasi, unang-unang masasabi ko, depende yan sa kung hanggang saan yung kaya mo tanggapin. Or tayo, kasi meron tayong mga kanya-kanyang pamantayan sa buhay. Yun nga lang, ako madalas nasisira ako rin siya kasi sa isang relasyon, yung pamantayan na yun, kailangan ko rin i-mix o magkaroon ng kompromiso doon sa pamantayan din ng karelasyon mo. So, napakahirap. Pero may mga basic akong sasabihin sa inyo. Una-una, kung itong taong to ay kaya kang sirain, na wala siyang pakialam, basta makakuha niya yung gusto niya, whatsoever, yun tingin ko hindi siya yung taong para sa iyo. Alam niyo kung bakit? Kwento ko na lang itong nangyari sa kaibigan ko nagtatanong sa akin. Eto kaibigan ko kung ito kasi meron siyang anak. So, meron siyang anak sa pagkabinata. So, nagkaroon siya ng jowa, nagkaroon siya ng anak, and then naghiwalay sila. The problem is, hindi niya ito nasusustentuhan. So, mabigat yun. Marami sa ating mga kababayan may ganong sitwasyon. No? Dahil sa hindi niya ito nasusustentuhan, siyempre, itong nanay ng anak niya, nanggugulo sa pamilya niya. Kung naisip pamilya, yung magulang ha, itong kaibigan ko. So, itong magulang, nagbibigay kahit na konti. So, dagdag burden pa yun sa magulang, no? Parang, pinag-aaral na nila yung kaibigan ko, pero yung kaibigan ko, hindi pa nagkakaroon ng maayos na trabaho o maayos na kalagayan na nakakapagbigay siya monthly. So, magulang yung parang yung now, mag-break muna tayo kasi when I say mag-break, parang sa batas ko kasi ayon sa RA 9262, sa pagkakalam ko lang, kung yung babaeng tinutukoy ko, hindi maganda yung kalagayan ng bata at kailangan talaga ng financial na support, tapos itong kaibigan ko nagkaroon ng trabaho, dapat niya itong talagang muloy nito. No? Pero mabalik tayo. Karapatan ng bawat bata na sustentuhan. So, hindi ako nagagalit sa girl o hindi ako nothing against, no? Siguro ako, may kapatid akong babae, kung gagawin niya rin yun sa lalaki, susuporta ako rin siya dahil, you know, naiintindihan niya yung ibig sabihin. Kaya lang, ito kasing babaeng ito, nabubuhay niya yung anak niya ng maayos. Kumbaga yung binibigay sa kanya ng magulang ng kaibigan ko, bonus na lang yung dagdag. But still, dapat lang na magbigay yung kaibigan ko pa rin. Hindi ko sinasabing hindi dapat. The problem is ganito.
nakahanap ngayon one time na maayos sa trabaho ng kaibigan. Ngayon, meron pa siyang mga exclusive. Kunwari, pinag-aaral niya yung kapatid niya. Siya ay, kumbaga, he's trying to get on his two feet. Nagbabayad siya ng utang dahil nag-apply siya ng trabaho. Marami silang binabayaran pa. Naglalaan siya ng pondo para pangbayad niya ng renta doon sa tinutuluyan niya. Ganon. So, hindi pa siya stable. Nagsisimula pa lang siya. Ngayon, itong babae, nag-message mo sa kanyang pinagtatrabuhan ng gulo doon at sinabi na kakasuhan siya, pwede siyang kasuhan, etc., etc. So, itong employer ay sabi niya, kukonsulta ako sa legal team, tapos ibibigay ko sa iyo yung dapat na para sa iyo. So, hindi ako nagkakamali, ang napag-desisyon na yata is parang 70% yata ng sweldo ng lalaki. Parang ganun yata yung ibibigay na lang sa babae. Sa tingin nyo, fair ba yun o hindi? Maraming babae magsabi na, tama lang yun. Hindi ko kayo kukontrahin. Yung kaibigan ko, hindi siya kumontra. Pero yung natitirang 30% sa kanya, kulang para siya ay makuha. So pwede nating sabihin na, nag-anak-anak kasi kayo eh. Kasalanan yun, nag-anak-anak kayo. Diba? Totoo yun. Pero, sa story ang sinabi ko, sinira mo na yung reputasyon ng kaibigan ko. Instead na kausapin siya, o kaya magkasundo muna sana sila na pwede naman sabihin ng kaibigan ko, wait lang ha, kulang pa yung pera ko, tumatayo ako, hindi naman gutom yung anak natin. Nangihingi ka lang bonus, kumbaga karagdagan. Ibibigay ko yung para sa kanya, pero hayaan mo muna ako makatayo sa mga pako, tsaka may pinag-aaral akong kapatid. Wait ka lang, pero susuportahan ko yung anak natin. Pwede pag-usapan yun. Kaya si girl, siguro, hindi ko sinisisi si girl. Si girl, karapatan niya yun eh, di ba? Karapatan ng bata yun eh, di ba? Pero kasi minsan, sa opinion ko lang po, parang hindi reasonable na gipitin natin yung tao. No? Ganun. So, sa madaling salita, dahil kulang yung 30%, o kung ako'y nagkamali man, kung anumang porsyentong natira dun sa sweldo na may iiwan sa kanya, sa kaibigan ko kulang. So, ang bagsak, hindi niya ngayon mapag-aral yung kapatid niya. Plus, additional burden sa kanya magulang dahil kailangan siyang suportahan, bigyan ng dagdag na financial support para siya ay makapagtrabaho. Dahil nagsisimula pa lang siya eh. So ako, sa kwentong yun, sa tingin ko yung taong kaya kang sirain para lang makuha niya yung gusto niya, o yung taong hindi marunong umunawa, yung taong karapatan niya lang yung nakikita niya at hindi niya kaya magbigay ng konsiderasyon sa'yo, hindi ganun mahal. Yun ang tingin ko. Mahal niya yung sarili niya, tinitignan niya yung karapatan niya. Dami ko kasing nakitang babae, hindi ko sinasabing tama sila, pero hindi sila nang gugulo. Basta maayos yung kalagay ng bata, okay sila. Tapos pag may trabaho na yung lalaki, doon na lang sila hihingi na, oh, may trabaho ka na, bigyan mo na yung anak ko. So ako, opinion ko lang to bilang, siguro dahil lalaki din ako, no? Pero sa akin, yung taong sarili niya lang yung naiisip niya at hindi kanya naiisip. Yung mga pangarap niya lang yung naiisip niya at hindi niya naiisip yung mga pangarap mo. Yung taong willing na masira ka, mapa sa kanya ka lang. O willing na masira siya, masira ka, umangat ka lang. Ah, umangat lang siya. Ah, sa akin, parang hindi yun yung taong para sa iyo. Para sa akin kasi, hindi ko, personally ah, para sa akin lang, hindi ko kayang makasama yung tao na sarili niya lang iisipin niya. Hindi ko kaya. Mahirap. Napakahirap. Kasi lahat ng obligasyon mo, kabisado niya. Pero yung mga obligasyon niya at yung mga karapat
kinakanta niya. Hindi niya alam. Napakabigat kasama. Ako hindi ko kaya tumandaan may ganun kasama. Hindi ko rin masabi. Minsan natatali tayo sa mga circumstances na teka, kaya mo nalang makasakit, sige na lang. Sige na, ako na nagkasala, sige na. Hanggang dulo ko kasalanan. Mahirap yun. So yan ang mga, yan ang unang masasabi ko sa'yo na sa tingin ko ay hindi para sa iyo yung tao. Hindi ka kayang isaalang-alang. Okay, so yun lang po. Magandang gabi sa inyo lahat. And God bless you. Sana mag-subscribe kayo kung gusto nyo pa ng mga makarinig ng ibang mga opinion mula sa inyo. Medyo tumatanda.